Ito kasing si, si Dumbo Dumbo. May pagkaano rin eh. Kung masyado mo naman binubukin itong mga vloggers ng ano, ng mga ni Marcos. Ang corny nitong UBIP na ito. United Vloggers and Influencers. Talagang influencer ang ginamit ninyo. Ang kapal na mukha ninyo talaga, no? Di ba? Ang kakapal ng mukha ninyong tawagin yung sarili nyong influencer. Eh kung tawagin ko kaya sarili kong pogi vlogger, sige nga. Di ba? Pinaka-poging vlogger sa Pilipinas. Magawa kaya kami ni Dada at saka ni Coach Ollie. United vloggers na pinaka-pogi sa Pilipinas. Ang kapal din ng mukha nito mga ito. Influencer, kaya daw nila mag-influensa. Hindi namin gets yun ha. Ang lalim naman nun. Ang paliwanag yan. United, ibig sabihin unity. Mawala, fake news ka, Dumbo. Kung kayo po ay Marcos loyalist, oh, hindi po kayo bilong sa UBIP. Ah, okay. Vlogger siya. Kala ko kasi nautusan lang. Hindi ba? Kayo talaga, oh. Wag ganun. Ad hominem ka na naman, mga kabutas. Wag kong ano, makasagagalit yung mga kabutas inyo eh. Hindi, akala ko kasi siya yung ano eh. Wala. Hindi, naalala ko kasi yung ano, yung umiiyak dati. Naalala niyo yung umiiyak? Yung umiiyak yung nagbenta na ng manok? Naalala ko lang siya. Hindi ko naman, wala ko sinasabing masama. Naalala ko lang. Pinaalis dahil walang tiwala ang leader. Parang kulto, no? Hindi, di ba? Ganyan. Oh, di ba? Ganyan na ganyan ng kulto. Wala akong tiwala dito sa membro na ito. Tanggalin dito. Hoy, mga kulto! Hoy, Mami Peng! Makinig ka nga sa akin? Mami Peng, gusto ko lang tanungin, ha? Kung totoo ba, ha, na isa sa mga dahilan ay ang ginto. Biro lang, ha? Baka sabihin, hindi, baka naman kasi pinangakuan kayo ng ginto at hindi nabigyan ng ginto. Hindi, kasi baka mamaya, isa sa mga leader nyo, siya yung nagpakalat ng ginto eh. Baka mamaya umaasa kayo sa ginto, eh hindi kayo na nabigyan ng ginto, nabudol-budol din kayo. Baka kaya kayo umalis. Ako nagtatanong lang, Mami Peng ha. Anong pakala niya, Mami Peng? Yan yung naninira kay Isko. Binalak, ano? Binalak niyan ako, nainis sa akin. Mami Peng, yung totoo. Hindi, yung totoo lang, ha? Baka naman dahil sa ginto, kaya ako kayo umalis. Ano ho ba ang dahilan talaga? Bayaw! Bakit ba naglulusugan ng mga ano? Bakit ba masyadong naglulusugan itong mga vlogger nito ni Marcos? Parang busog na busog sila lagi, ano? Anong bata? Hindi, nawi-weirdoan lang. Ito, walang biro ito, ha? Halos lahat ng vlogger ni Marcos nagbubusugan. Tapos yung mga vlogger ni Isko nagpapayatan. Uy! Simple lang. Alam nyo na. Kayo na lang o bahala kung paano nangyari yon. Ay, unfair ka, Dumbo. Bakit di mo nilagay yung picture ni Coach Jarrett? Bakit si, ay si ano lang. Baka naman kursunada mo lang si ano ha? Si pangalan niyang leader na yan. Oh, ba, ay mali, bakit di mo inanuli si Sangkay? Dapat ilagay mo rin yung picture ni Sangkay. Wala ka pala, bias ka pala eh. Si Dumbo, bias pala ito eh. Huwag naman ganun, dahan-dahan lang naman ang palabas yan. Nagugulat ako. Ito si ano, nakakagulat naman yung mga revelasyon mo. Bakit daw binatikos? Simple lang, dahil sa pabagal na appointment. Bakit kayo nagmamadali sa appointment? Kasi ganito lang ha, para sa kaalaman ninyo, para lang sa ano ha. Ang appointment, kahit hindi ka naman maglagay dyan, meron pa rin magtutuloy nung appointment na yon. Ano ibig sabihin? Meron pa rin meron pa rin magtutuloy nung trabaho na yon, even if hindi ka mag-appoint ng bago. Carry over lang ho yun. Kaya nga may mga OIC. At sino ho ba ang huli? Sino ho ba ang huli na naglagay ng mga appointment na yon? Si Pangulong Duterte.
So sa madaling salita, wala naman pong problema kung sakaling ituloy nung mga dating opisyal. Eh bakit minamadali nitong dalawa? At nung isang vlogger. Eh hindi nyo naisip? Ang dahilan kung bakit talagang si Secretary Vic ay nababanatan, it's because of appointment ng mga opisyal. Oh, yan ang talagang punot dulo. Kaya nga, si PBBM, tinanggal lang yung appointment na job sa kanya. Pero nilagay pa rin siya sa tabi. At lahat ng desisyon, ganun pa rin, dadaan pa rin kay ES. Ay, sorry, kay Attorney Vic. Tinanggal lang yung appointment. So, the real issue of the resignation ko no of Attorney Vic Rodriguez, it's all about appointments. Ang tanong, Jared, at ikaw, Sangkay, bakit masyado kayong interesado sa appointment? Meron mo ba kayong gustong appointment? Meron ho ba kayong gustong ipa-appoint na hindi pumapasa sa IES? O baka naman meron kayong backer na gusto ng appointment na hindi makapasa-pasa kay Rodriguez? Mga loyalista na bulag at nagbubulag-bulagan pa, now you know. Now you know. Ba't ba nakakagulat ng mga... Ba naman niya mga... Ang priority ng lalaki na yon, suportahan si Sara Duterte. Ah. Pangalawa, pakiramdam ng ilang... Pero, tinanggal siya. Bakit? Bakit natitreten kayo kay Sara Duterte? Kayong mga vloggers ni Marcos. Ah. Tapos... Ako pa ang sasabihan ninyo ng balimbing. Ako, never ako umalis kay Pangulong Duterte. Hanggang kaduluduluhan, kasama at pinoproteksyonan ko si Pangulong Duterte. Kayo, oh, ayan ha, yung anak niya ha, gagalit kayo. O oh, ha, nagagalit kayo. Porket malapit o oh, nagbuo ng samahan o oh, kakasama ho si isa sa mga vlogger nyo kay... Vice President Sara Duterte. So sino balimbing mga animal? At tatanong lang. Ano ba namang klase yan? Eh diktador pala yan eh. Anong klase yan? Oh. Anong klase yan? Nagagalit. Ha? At naging presidente nang walang eleksyon. Anong tawag mo dor? Nagsisimula sa letter D. Ano? Dugok. Ay mali man, hindi dugok. Nagsisimula sa letter D. Ano? Dumadaos-dos. Hindi! Kayo naman. Sige nga, tingnan ko kung mahulaan ninyo ang ibig sabihin nun. Anong tawag sa ganun? Ha? Galit-galitan, tapos biglang walang eleksyon, nagiging presidente. Ano? Anong tawag? Dakla? Ano dakla? Huwag ganun. Anong tawag nyo doon? Ah, diktador ang tawag doon. Oh. May pagkaano pala ito mga ito? Oh. So, pwede na ba silang tawaging dating diktador? Grabing baka diktador, walang ele-election. Diba? Hindi, wala, ito, walang biro ho ah. Even if naalala nyo, yung hindi nga lang natuloy na grupo ng mga Iskonyan vlogger, nagkita-kita sa BGC. Oh. Ito, ito, tayo, itanong nyo lahat sa Iskonyan vlogger na nagkita-kita sa BGC. Ito ah, hindi siya nag-ano ah. Pero tanongin nyo sila. Ah, nag-election. As in, para maglagay ng chairman, nag-election po. Oh, para sa kaalaman ninyo. Oh. At ayoko. Sila ang nagsabi sa akin na ako daw ang mamuno. Maniwala kayo. Kahit itanong nyo sila. Oh, kaharapin ko sila. Oh, naka-live pa isa doon. Alam ko. Pero ano sabi ko? Ayoko. Hindi maganda. Hindi naman... Hindi kasi... Ayoko talaga. Gusto niyo si Coach Oli na lang. Oh. 'Di ba? Oh. Kasi nga ayoko ng anda kasi diktador ako. De joke lang. Hindi kasi ano nga eh. Ayoko talaga. Tamad ako eh. Oh, kaya nga oh, sila na oh. May election pa 'yun, ha? May election pa 'yun. Eto, gumawa ng grupo, wala nang election siya pa presidente. Napaka walang yarin talaga eh, no? Ah. 'Di ba?
Tapos, ngayon, may constitution at bylaws. Walang nakabasa, siya lang.